Tumayo pang lahat. Simulan po natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumairin. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, muli tayo ay tinipon ng ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno, bilang kaanib ng angka ng Diyos. Tinipon niya po tayong lahat sapagkat mahal niya tayo. Kaya dumulog po tayo sa ating maawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang, mga makasalanan ay magsisi. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong dakilang pagkamaawain ay nangingibabaw sa aming ginagawang kabutihan at idinadaing na mga kahilingan. Ang kagandahang loob mo sa amin ay gawin mong mag-umapaw upang ang kasalanang ipinangangambang ihingi ng kapatawaran ng buti naming takot na ikaw ay lapitan ay iyong patawarin ng lubusan at ang pinag-aalinlangan naming hilingin sa pagdarasal ay iyong pagbigyang aming makamtan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Ang simula ng aklat ni Propeta Jonas. Sa lipi ni Zabulon ay may isang lalaking Jonas ang pangalan. Siya ay anak ni Amitai. Isang araw, sinabi sa kanya ng Panginoon, "Pumunta ka sa Nineve, ang malaking lungsod, at pangaralan mo ang mga taga roon, sapagkat suko na sa langit ang kanilang kasamaan." Sa halip na sumunod, ipinasya ni Jonas na magtago sa Tarsis, sapagkat inaakala nilang malayo na iyon sa Panginoon. Kaya nagtungo siya sa Joppe at humanap ng barkong papunta sa Tarsis. Nang maibigay na niya ang kaukulang upa, sumakay siya sa bapor, kasama ng mga tripulante. Ngunit nang sila'y nasa laot na, nagpalitaw ng malakas na bagyo ang Panginoon, anupat halos mawasak ang barko. Dahil dito, sinidlan ng matinding takot ang mga tripulante, kaya bawat isa'y nanalangin sa kanyang Diyos. Pagkatapos,
inihulog nila sa dagat ang mga kargamento para gumaan ang sasakyan. Samantala, si Jonas ay mahimbing na natutulog sa isang sulok sa ibabang palapag ng barko. Nakita siya ng kapitan at ginising. "Hoy, tulog ka ng tulog diyan. Bumangon ka at manalangin sa Diyos mo. Baka sakaling kaawaan tayo at iligtas sa kamatayan." Nag-usap-usap ang mga tripulante. "Magsapalaran tayo para malaman natin kung sino ang dahilan ng lahat ng ito." Gayon nga ang ginawa nila at nabunot ang pangalan ni Jonas. Kaya't siya'y kinausap nila, "Nagsapalaran kami para malaman kung sino ang may kasalanan at ikaw ang nabunot. Ano ba ang ginagawa mo rito at taga saan ka?" "Ako ay Hebreo," sagot ni Jonas. "Nananalig ako sa Panginoon, ang Diyos ng kalangitan, ang lumikha ng dagat at lupa." Bago pa ito nangyari, sinabi ni Jonas na pinagtataguan niya ang Panginoon. Kaya sa malaking takot, pahilakbot nilang sinabi kay Jonas, "Napakalaki ng ginawa mong kasalanan. Lalong lumakas ang bagyo, kaya si Jonas ay kinausap uli ng tripulante. Ano ang ibig mong gawin namin sa iyo para pumayapa ang dagat? Ihagis ninyo ako sa dagat sapagkat alam kong ang dahilan ng nagngingit-ngit ng bagyong ito," sagot niya. Pinipilit sana ng mga tripulante na itabi ang bapor, ngunit wala silang magawa sapagkat lalong lumalakas ang bagyo at nanalangin sila ng ganito, "Panginoon, naway wag ninyo kaming parusahan o ibilang na mamamatay tao sa gawin namin sa taong ito. Yamang kayo na rin ang nagpahiwatig ng dapat naming gawin." Pagkasabi nito, binuhat nila si Jonas at inihagis sa dagat. At bigla itong pumayapa. Dahil dito, sinidlan ng matinding takot sa Panginoon, kaya't naghandog sila at namanata sa kanya. Ang Panginoon naman ay nagtalaga roon ng isang dambuhalang isda. Nilulon nito si Jonas. Siya'y nanatiling 3 araw at 3 gabi sa tiyan ng isda. Nang si Jonas ay nasa tiyan ng isda, nanalangin siya. Kinausap ng Panginoon ang isda at si Jonas ay iniluwa nito sa dalampasigan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa tiyan ng kamatayan, ako ay ipinagsanggalang. Sa tiyak na kamatayan, ako ay ipinagsanggalang. Nang si Jonas ay nasa tiyan ng isda, nanalangin siya. Sa tiyak na kamatayan, ako ay ipinagsanggalang. Poon, nang ako'y nasa kagipitan, nanalangin ako sa iyo at sinagot mo ako. Mula sa kalalimang walang katulad, ako'y tumawag sa iyo at dininig mo ako. Sa tiyak na kamatayan, ako'y ipinagsanggalang. Inihulog mo ako sa pusod ng dagat, napadpad ako sa laot ng karagatan at natabunan ng malaking alon. Sa tiyak na kamatayan, ako'y ipinagsanggalang. Sinabi ko, nalayo ako sa iyo, kailan ko kaya makikita uli ang banal mong templo? Sa tiyak na kamatayan, ako'y ipinagsanggalang. Nang maramdaman kong napupugto na ang aking hininga, naalala kita poon, ako'y dumaing at narinig mo ako mula sa iyong banal na templo. Sa tiyak na kamatayan, ako'y ipinagsanggalang. Tumayo po ang lahat. Aleluya, aleluya, aleluya.
kaibigan sana kayo, katulad ng pag-ibig ko. Sumainyo ang Panginoon. At sumairi. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may isang eskribang lumapit kay Jesus upang siya'y subukin. Guro, aniya, ano ang dapat kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan? Sumagot si Jesus, ano ang nasusulat sa kautosan? Ano ang nababasa mo roon? Tumugon siya, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong lakas, at ng buong pag-iisip. At ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Tama ang sagot mo, wika ni Jesus. Gawin mo iyan at mabubuhay ka. Sa hangad ng iskriba na wag siyang lumabas, nakahiya-hiya, tinanong niya uli si Jesus, sino naman ang aking kapwa? Sumagot si Jesus, may isang taong naglalakbay buhat sa Jerusalem patungong Jericho. Hinarang siya ng mga tulisan, kinuha pati damit sa katawan, binugbog at halos patay na ng iwan. Nagkataong dumaan doon ang isang saserdote at pagkakita sa taong nakahandusay, siya'y lumihis at nagpatuloy ng kanyang lakad. Dumaan din ang isang levita, ngunit tinitignan lamang niya ito at nagpapatuloy ng kanyang lakad. Ngunit may isang Samaritanong naglalakbay na naparaan doon. Nakita niya ang hinirang at siya'y nahabag. Lumapit siya. Binuhusan niya ng langis at alak ang mga sugat nito at tinalian. Saka isinakay ang tao sa kanyang sinasakyang hayop. Dinala sa bahay panuluyan at inalagaan doon. Kinabukasan, dumukot siya ng 2 denaryo. Ibinigay sa may-ari ng bahay panuluyan at sinabi, alagaan mo siya at kung magkano man ang kakulangan niyan, babayaran ko sa aking pagbabalik. Sino sa palagay mo ang nagpakita ng ganyang pakikipagkapwa-tao sa taong hinirang ng mga tulisan? Tinanong ni Jesus. Ang nagpakita ng habag sa kanya, tugon naman ng eskriba. Sinabi sa kanya ni Jesus, humayo ka at gawin din ang gawin mo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms, at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Ang tema po ng ating ebanghelyo sa araw na ito ay pag-ibig. Sinabi ni Jesus Nazareno, mahalin mo ang Panginoon mong Diyos ng buo mong puso, ng buo mong kaluluwa,
at ng buo mong pag-iisip. Ito ang una at pinakamahalagang utos. Ngunit may ikalawa pa. Mahalin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Ipinapaalala sa atin ngayon ni Jesus Nazareno na ang pag-ibig ay may dalawang daan na hindi pwedeng paghiwalayin. Una, ibigin ang Panginoon mong Diyos ng buo mong puso at pag-iisip. Ang pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Maliwanag po na ang ibig sabihin nito ay kung iniibig mo ang Diyos, dapat iniibig mo rin ang iyong kapwa. O kaya naman, hindi mo pwedeng sabihin na iniibig mo ang iyong kapwa, ngunit wala ka namang pag-ibig sa Diyos. Our love to God and our love to our neighbor is inseparable. Laging magkasama at laging magkakabit. Hindi pwedeng paghiwalayin. Kaya nga malinaw na sinabi ni San Juan na hindi natin maaaring ibigin ang Diyos, na hindi natin nakikita kung hindi naman natin iniibig ang ating kapwa na nakikita ng ating mga mata. Anumang bagay ang ating ginawa sa pinakamaliit na kapatid natin ay ginawa na rin natin sa ating Panginoong Diyos. Kaya kapag pinagmalupitan mo, inalipin at sinaktan ang iyong kapwa, ay ganyang-ganyan din ang parang ginawa mo sa ating Panginoon. Ngunit kapag ginawan mo sila ng mabuti, inaruga, kinalinga, binigyan ng pagmamalasakit, ginawa mo rin ito sa ating Panginoong Diyos. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, ang isa pa po sa pinakamahusay na paglalarawan sa kahulugan ng pag-ibig ay ayon sa pangunawa ni Apostol San Pablo. Ayon sa kaniya, ang pag-ibig ay matiyaga at mabait. Ang pag-ibig nagtitiis. Ang pag-ibig naniniwala. At ang pag-ibig punong-puno ng pag-asa. Sadyang ganito ang kapangyarihan ng tunay na pag-ibig. There is power in the name of love. There is power in the name of God. Because God is love. May kapangyarihan sa ngalan ng ating Poong Jesus Nazareno. Kaya nga po bilang mga Kristiyano, ganitong pag-ibig ang inaasahan sa atin. Pag-ibig na minamahal ang Diyos ng buong puso at isip. Pag-ibig na minamahal ang Diyos at ang kapwa. Gayon din, sa kabila ng karupukan at kahinaan natin, patuloy tayong umaasa sa pag-ibig ng Diyos. At itong pag-ibig na ito ay pag-ibig na handang magmalasakit para sa kapakanan ng iba. As Saint Therese of Lisieux says it perfectly, let us love, since that is what our hearts were made for. Magmahal tayo dahil ito ang pangunahing dahilan kung bakit tayo ay may puso. Ang pusong mayroon tayo ay dapat nakaraan para pumuntig na nagmamahal sa Diyos at sa kapwa. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, kinahamon po tayo sa ating ebanghelyo. Huwag tayong matakot
umibig, sapagkat ang Diyos mismo ay pag-ibig. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Tumayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, maging sa ngayon, maraming tao ang nag-aabang sa bangketa na nangangailangan ng mga salitang nakakapagpagaan ng kalooban o naghihintay ng kamay na handang dumamay. Manalangin tayo sa Amang nasa langit upang maipadama natin ang ating pagmamahal sa konkretong aksyon kaysa sa magandang salita lamang. Sa bawat panalangin at kahilingan ang atin pong itutugon, Panginoon, patatagin mo ang aming pag-ibig. Panginoon, patatagin mo ang aming pag-ibig. Ang simbahan sa kanyang mga pastol at bayan naway magpakita ng pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng pagmamahal sa kapwa. Manalangin tayo. Panginoon, patatagin mo ang aming pag-ibig. Ang mga naglilingkod sa mga dukha, naway hindi manghina ang loob o mawalan ng pag-asa. Manalangin tayo. Panginoon, patatagin mo ang aming pag-ibig. Ang bawat tao na makasalamuha natin, naway pakitaan natin ng kabutihang loob at paggalang. Manalangin tayo. Panginoon, patatagin mo ang aming pag-ibig. Ang mga nalulumbay at ang mga may karamdaman sa ating lipunan, naway wag nating baliwalain o lagpasan lamang. Manalangin tayo. Panginoon, patatagin mo ang aming pag-ibig. Ang mga yumao, naway dalhin ni Kristo sa kanyang walang hanggang kaharian. Manalangin tayo. Panginoon, patatagin mo ang aming pag-ibig. Ama naming Diyos, habang ipinagdarasal namin ang iba, tulungan mo kaming mahalin at paglingkuran ng aming kapwa at tanggapin ang iyong mahal na anak na nabubuhay at naghahari magpakailanman. Amen. Magsiup po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang paghahain ng mga alay na iyong inihabilin at sa pagdiriwang nang dapat naming ganapin ang kabanalan ng iyong pagliligtas naway sumaamin sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan.
Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang maidaragdag sa kadakilaan na sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin ay ang nakikinabang ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, lumuhod ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu ay gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinag-iisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Tumayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin na kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, San Lorenzo Ruiz de Manila at San Pedro Calungsod, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig nang kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama
ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin na kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang napakarami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod ang lahat. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, narito ang ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno. Lumapit po tayo sa Kaniya at magbalik loob. Siya ang Kordero ng Diyos. Siya ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad po tayo na inaanyayahan sa Kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanggalang nawa ako ng katawan at dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat. Understand to follow your commands
I entrust my life into your care. My Lord, fill me with your love, fill me with your truth, fill me with your kindness. My Lord, let your goodness shine, let me speak your truth, let me be the bearer of your love. My Lord, fill me with your love, fill me with your truth, fill me with your kindness. My Lord, let your goodness shine, let me speak your truth, let me be the bearer of your love. Let me speak your truth, let me be the bearer of your love. Available na po ang ating mga All Souls envelope. Sa mga nagnanais, maaari kayong kumuha na malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa Information Guard. Isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan at mga kakilalang na mayapa o sa makabilang buhay na. At sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay ating isasama sa lahat ng mga misa na nagaganap sa ating simbahan. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mong sa pagsasalo namin sa pagkait inuming banal, kami ay maging katawan ni Kristo na aming pinakinabangan sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat at ng inyong buong pamilya ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus
Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.